What's up mga kasesams? I'm so sorry kung ganito yung intro ko ngayon. Voice over lang muna tayo dahil parang nalimot ko na yata paano mag-vlog. Kaya hindi na ako nakapag-intro. Kaya sorry naman mga sis. So ayun na nga, dadali namin kayo ng friend ko sa Coron, Palawan. So ayan, yung mga bagahin namin. Pa-cute-cute lang. And we already got our tickets. So it's time to get some food and I'm so hungry now this time. So ayan, naghahanap ako ng makakainan, mabibili ng food. And nakita ko tong Singapura Cafe. So ayan, hindi ko sure talaga kung masarap ba yung food nila dito. Pero ito kasi may mga rice bowl, so na-curious ako. So ayan na, I got some food na. And ito yung in-order ko, hindi yan tinaguan, mukha lang. So as you can see, it's bagong luto. Kaya ayan, umugusok pa siya. As in, super init. Actually, napaso ako nung unang subo ko. And then, nakabili na rin yung friend ko. Ayan naman yung food niya. Sobrang dami, diba? Sana all hindi tumataba. Much later. Much, much later. So after 45 to 60 minutes, ayan, nandito na kami sa Coron, Palawan! Few moments later. Dito nga pala kami nagstay ng friend ko sa Coron Gateway Hotel. So ayan, andyan lang yung aming mga cute na maleta. And then here is their lobby. It's very cozy. So ayan, we're going na sa aming room. Nakuha na namin yung keys. And syempre, hindi pwede mawala ang room tour. Then there is my very shy friend. So ulitin natin yung room tour kasi nahihiya talaga siyang pakita sa video. So ayan, pakita ko sa inyo yung aming beds. So diba ang ganda? At ang bongga kasi may bathtub yung room namin. B, diba saan ka pa? Ang galing pumili ng room nung aking friend, no? So ayan, may kasama siyang robes, syempre, and may slippers din yan. And then glass naman yung liguan area niya. So ayan yung CR namin, super ganda, diba? And may option ka kung gusto mong i-open lang yung sa bathtub area. And then here's the view sa aming window, ayan. And dun naman sa glass door na parang balcony nila, ito naman yung view doon. Okay, so ang makikita mo dyan, syempre yung bubong. And of course, the beach, diba? Oh. So syempre pag nasa island ka like Boracay, tricycle is life here. So ayan, nag-trike muna kami papunta dito sa Rue Suite. So I don't know how to read it, pero yun yung pagkakaalam kong basa doon. And napunta kami dito kasi very Instagrammable yung place. So kung makapapansin nyo, it's very malagris yung itsura niya because it's white and blue. Ayan, and nagpicture-picture lang kami dito. And we want to check din kasi their menu for our dinner.
This time, we're checking na their menu. But unfortunately, lumipat kami sa Gavin's Kitchen and Bar. So ayun, wala kami masyadong nagustuhan na sa menu ni Rue Sweet. So dito kami na lang nagpunta. And hindi naman kami nagsisi because masarap talaga yung food nila. So ito yung food ng friend ko, squid yan, na grilled. And yung sa akin naman is, yan ay grilled chicken. So mukha lang siyang salmon. So, syempre, hindi pwedeng mawala ang dessert. So, ayan, nag-dessert kami dito sa nadaanan lang namin na shop. Hindi ko na matandaan po anong name. So, na-enjoy naman namin yung dessert nila. Ayan, it's ice crushed yogurt na may mango. Nadaanan din kaming souvenir shop na super ganda ng mga items sila. Medyo pricey nga lang pero mukhang worth it naman kasi ang gaganda ng mga products nila dun. So ayan, yan yung mga ano nila, oh, super kakaiba and very very ano beach vibe talaga. So syempre ang ate nyo, work is life habang nasa beach. Diba? Walang pambayad pag hindi. So today is another day para magpa-cute. So ayan, with my mermaid hair. And ang mermaid hair curler nga pala na ginamit ko is yung nagte-trend sa TikTok. So ilagay ko na lang din yung link sa description box below ng video na to para makabili kayo. So syempre hindi pwedeng mawala ang coffee dyan sa friend ko. Coffee is life yarn. So ito nga pala yung package na in-avail namin, yung Super Ultimate Tour. I think ito yung pinakasulit kasi halos lahat na ng islands mapupuntahan mo. And it's 1,800 pesos. So ang muna namin pinuntahan na island is yung Siete Pecados. Ayan siya, pupunta lang kami dun sa floaters na yon. And magpipicture kami dun. So itong clear kayak namin is 1,200 pesos for the whole day na yun. Yes, medyo pricey kaya talagang sinusulit namin yung clear kayak na yan. Dahil ang mahal, besie! So this is another island na pinuntahan namin and kailangan mo humiga dyan sa clear kayak para makatawid dun sa kabilang side, which is yung pinakamagandang view talaga na makikita mo. I think this is the Twin Lagoon, so hindi ako sure kasi hindi ko kabisado talaga yung itsura ng bawat island. No? But yeah, once na makatawid ka dun sa kabila, makikita mo na yung breathtaking view. Ayan. So, diba? Super ganda. As in, mamamangha ka talaga. Nag-stopover
Vancouver kami, dito sa Beach 91 yata to. So dito naman yung part na kakain na kayo. So ayan, isuserve sa inyo yung kasama sa package na binayaran nyo, yung food na kakainin nyo for lunch. Ayan, so super sarap naman din ang mga food nila, and madami talaga, iba't ibang klase yung ulam. Hindi ka mauubusan. Dito na yung part na sumakit yung tuhod at legs namin ng friend ko, kasi 360 steps yung aakyatin mo bago ka makapunta dun sa magandang view ng beach. And may pa human drone pa nga si tour guide. So this island is the Barracuda Lake. So ito yung pinaka-favorite ko kasi nakapag-free dive kami dito ng friend ko. Super na-enjoy namin. Last night na. Agad-agad! Kain na kami dinner. Siyempre dahil last night na, so nagharap kami ng matatamba yan at makapag-chill man lang ng kahit saglit, no, and konting cocktails. And dito kami napadpad sa Bam Bar, and tingin ko sikat na sikat yung bar na to. Super daming afam here, and kung naghahanap kayo ng afam na alam mo yun, yung mga chichika or ma-flirt, ayan, dito kayo makakakita niya. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Maritessen time with my friend for the last night, diba? Konting life update lang, ganun. So we're here na ulit sa Busuanga Airport. And siyempre, hindi pwedeng mawala ang coffee, no? Coffee is life. So dito kami nag-coffee sa Oh Bless Coffee Shop. Oh yes, bless me more, please. Amy. Okay na sana, kaso silence yung word. Diba dapat silent yun? Ehe.
So dito na nagtatapos ang vlog na to. Yes, ganito po yung outro ko. Pasensya na kasi hindi naman po talaga ako expert na vlogger. So subscribe my channel if you haven't yet. And like and share mo na rin ang video na to. And of course, yung notification bell, turn on mo yon para sa next vlog ma-notify ka. Akala mo naman talaga traveler. Eme, okay, bye!